Luzon, Visayas, at Mindanao, magandang araw sa inyo, ka-coffee. Okay, so usapin pa rin po dito sa tukhang sa sariling pulisiya ni Mayor Basse Duterte dyan sa Davao, itong tukhang na to. Parang inunahan ang gobyerno ni PBBM. Nauna na siya dito, ka-coffee. Nag-implement ng tukhang at pito agad yung tinumba. At maraming nabahala dito. Ang DILG nabahala na rin dito. At ganoon din po ang Commission on Human Rights. Pero ang tanong ngayon, bakit? Ito, tanong ito ha. Bakit pulis lang? Bakit ang mga pulis lang ang iimbestigahan dito? Hindi ba dapat si Basse Duterte ay imbestigahan din dito sa tukhang na ito sa kanyang LGU? Dahil meron siyang direct supervision doon sa PNP, sa local police. Kasi deputize ito eh. Ang mga LGU, ang City Mayor, ka-coffee, deputize siya ng NAPOLCOM. Ibig sabihin, may papel yan sa operasyon ng mga pulis. E kung ganoon, di ba command responsibility yan, dapat meron din siyang pananagutan dyan at dapat maimbestigahan din siya dyan. Ang tanong dyan, bakit hindi? No, parang may ilag eh. Bakit may mangilag-ilag eh sa mga Duterte? No? Ano dito? Ang kanilang punteriya dito, mga pulis. Yun ang kanilang pinupunteriya na matatanggal sa serbisyo once na mapatunayan no, na naging nagkaroon ng pang-abuso sa kanilang kapangyarihan. Anyway, i-share ko ka-coffee itong balita sa inyo. Ngayong araw lang din po ito, Biyernes Santo po itong balita na ito. Ha? Naglabas po ng statement itong DILG, si Secretary Benhar Abalos, patungkol po dito sa nangyari dyan sa Davao. Remember ha, may pananagutan po ang mga alkalde, ang mga mayor, no? Under supervision po yan ng Department of the Interior and Local Government. So sila ang magpaparusa dyan if ever nagkaroon ng pagkukulang at proven sa investigation. Sabi ni Abalos, erring cops to be held accountable over drug killings in Davao City. O kung basa mo pa lang sa headline, bakit sila lang? Di ba? Bakit mga pulis lang? Wala bang pananagutan ang mayor? Di ba? Kung may control siya ba? Kaya pag-usapan natin hanggang saan ba yung powers ng mayor sa PNP, no? Sa pag-control ng pulisya dyan sa kanilang komunidad. Mamaya explain natin yan. Interior Secretary Benhar Abalos on Friday vowed full accountability for erring cops involved in a string of bloody anti-narcotics operations dyan po sa Davao City. Given na yan, dapat lang talaga, narelieve naman yan, nabalitaan nyo naman yan, di ba? Narelieve na itong mga abusadong police na ito. Sorry for the term, hindi pa pala, napapatunayan, no? Allegedly, nagkaroon ng pang-abuso. Kasi biruin mo, itong mga pitong na itumba na ito, ng laban, lahat ng laban, parang ano ito eh, replay ito eh, ng panahon ni Digong eh. Ka-announce lang eh, di ba si Duterte ha, nabalik na ulit itong tukhang na to, tapos ayan na agad, pito agad yung tumumba. At mga small time lang ito ha, mga small time na pushers, users lang ito ha, mga daga lang ang pinunteriya nila. Heads should roll, wow. Heads should roll if this is not a case of valid self-defense, Abalos said in a text message to GMA Integrated News. Siyempre, mabilis nilang masuportahan yung claims nila. Siyempre, mga pulis yan eh. Ka-coffee. Yung mga testigo nalabas dyan, di ba? Alam mo, magkapwa nila pulis mag-testify against them. In spate of killings in Davao City came on the heels of the public pronouncement by Mayor Basse Duterte on March 22 that, and I quote, I hereby declare the campaign that the city is at war against drugs. Oh, sabi ni Basse Duterte. In a span of 4 days after Duterte's declaration, 7 people were killed in separate anti-illegal drug operations, prompting the Philippine National Police leadership to order a probe. Diba? Ang sabi ng PNP chief, kahit isa lang yan, marami na yan. Diba? Ayaw niya na madagdagan pa itong mga naitutumba. Biruin mo pito, in a matter of ano lang ito, 3 days lang ito. At simula January hanggang March, ilan agad, 28 agad ang tinukhang, ang napatumba, ang nasawi. Dyan sa Davao. There would be a thorough investigation by the PNP Internal Affairs, sabi ni Abalos. Dapat mabilis din eh. In fairness kay Abalos eh, magaling ito mag-imbestiga eh. Di ba? Yung mga abusadong pulis eh. Successful sila dyan eh sa naging investigation nila eh. Sa mga high-ranking police officers eh. Sana gawin din dito. 7 Davao cops have been disarmed and relieved from their posts in view of the ongoing inquiry. But even before the recent killings came to light, the city had already seen a bloody trail in the anti-illegal drugs campaign with 28 recorded deaths from January 1 to March 25 of this year based on PNP data. Biruin mo, ganyan karami ha,
Siguro kung ikukumpara-kumpara natin yung mga syudad sa Pilipinas, wala lang tayong datos niyan. Kung ikukumpara-kumpara natin, bakit top 1 itong Davao sa may pinakamaraming itinumba? Diba? At ang masaklap dito, mga small time lang ito, mga daga lang ito. Sabi nga po ng ating chief PNP, one death is too many. Kaya nga po, pinapaimbestigan ito ng PNP leadership, said spokesperson Colonel Gene Fajardo sa isa pong interview. Na balita rin natin ito kahapon. Anong nangyayari dyan? Bakit hindi na mabanggit si Baste? Di ba? Bakit DILG? Yan ay tanong. Bakit ilag kayong imbestigahan itong si Baste? Wala ba siyang panalagutan dyan? Di ba? Bakit yung mga pulis lang ang iimbestigahan? Di ba command responsibility yan? Ano sa tingin niyo? Kasi nakakapagtaka eh. Ang labalabas sa balita, itong mga pulis lang ang iimbestigahan. Itong mga pulis lang ang involved eh. Parang ilag din sila eh. Dahil kay former president, Digong. Anyway, sige, balikan natin. Hanggang saan yung kapangyarihan? Actually, very powerful ang local chief executives eh. No? Itong mga mayor, governor, may mga kapangyarihan yan, kakofi. May control yan eh. May executive function yan, may legislative function yan. Ang daming tawag dyan, ang daming responsibilities, syempre at perks din ng isang local chief executive, no? Ito, balikan natin ito. Nagbasa rin ako kakofi ng manual nila. Ng tawag diyan, ano yung kapangyarihan, ano yung mga responsibilities ng mayor, no, at ng governor. Sa balitang ito ng PhilStar Global, ito po ay pinublish December 18, 2015 pa. NAPOLCOM expands police powers of governors and mayors. May direct control sila diyan, may supervision sila diyan sa kapulisan. Teka, hanapin natin yung part na yan, kakofi. Kasi deputized siya ng National Police Commission ng NAPOLCOM. Kaya hindi dapat absuelto siya dyan. Di ba? Dapat may ano din siya dyan eh. May pananagutan din siya dyan eh. May say din sila dyan eh. Ito. Ito. As NAPOLCOM deputies, di ba? Ang governor at mga mayor, dine-deputize siya ng National Police Commission. Governors and mayors are also authorized, inautorizado po sila, to oversee the implementation of the Provincial Public Safety Plan in their capacity as chairs of the provincial POC. City and municipal mayors, kasama si Basti dito, hindi siya exempted dito, are empowered to exercise operational supervision. Ayan o, may operational supervision sila. Alam nila yung mga operasyon, day-to-day operations ng mga pulis dyan. And control. Take note ha. City and municipal mayors are empowered to exercise operational supervision and control over the PNP units. Tapos i-absuelto mo siya, di ba? In their respective jurisdiction. Malinaw yan. Pero bakit sa balita, bakit sa statement ni Abalos, hindi natin marinig na i-investigahan din dito ang alkalde ng Davao, di ba? Nakapagtataka, bakit mga pulis lang? Eh, kanino kumuha ng directive yun? Dapat kayo, investigahan sa Senado yan eh. In aid of legislation, separate naman yan, kakofi, no? Pero malinaw yan eh. City and municipal mayors are empowered to exercise operational supervision and control over the PNP units in their respective jurisdiction. Eh, sino nag-utos doon sa mga pulis na yan? Bakit doon lang tayo nakatutok sa mga maliliit na pulis at yung nasa taas, erase. They're also encouraged to develop and establish in coordination with the local peace and order council of which they serve as chairman an integrated area or community public safety plan for implementation by the local police stations and impose disciplinary penalties for minor offenses committed by PNP members assigned in their jurisdiction. Biruin mo, mayor, pwede magparusa rin sa mga PNP members, no, sa mga minor offenses lang. Yung mga grade na, syempre hindi na. Akyat na yan sa PNP. Pwede silang magpataw ng disciplinary penalties para sa minor offenses ng PNP members na naka-assign po sa kanilang lugar, sa kanilang syudad. Ito pa. Makapangyarihan ng mga city mayor. They are also authorized to choose the chief of police from a list of 5 eligible officers recommended by the Provincial Police Director. Pwedeng pumili ang mayor kung sino yung magiging hepe ng pulisya. Diba? May pagpipilian lang sila ng 5 na eligible officers na nirekomenda po ng Provincial Police Director. Pero ang mayor pa rin po ang pipili. Ito,
may background to, ito kaya nitong kumitin, ito kaya nitong magtukhang, ito hindi. O sige, dahil mayor ka, piliin ko to. Diba bago lang eh. Ilang araw pa lang nakaupo yung hepe ng PNP Davao eh, di ba? Ilang araw pa lang nakaupo yan eh. Siyempre, pinili ni Bastian. And then yan, nilunch na programa na yan. Recommend the transfer. Pwede rin gawin ng mayor yan. Ilipat. O mag-recommenda sila ka coffee na i-transfer ang isang police officers. Reassignment. Reassign. Lipat sa ibang lugar. Or detail of PNP members outside their respective city or town or residences. And recommend from a list of eligible officers the appointment of new PNP members to be assigned to their respective cities and municipalities. Ganyan kalakas ang mga alkalde. Ganyan kalakas ang mga mayor, kakopi. So, na kanino yung loyalty ng mga local police? Diba? Malino naman yan. Siyempre sa boss, sa mayor. Bagamat ang major agency niya ay Philippine National Police, may ano pa rin sila dyan. May amor pa rin sila dyan sa local chief executive, sa mayor. Kaya nga ang tanong dyan, diba? Kung si Kibuloy i-arestuhin, sino nga aresto? Local police. Eh, kanino ba yung loyalty ng local police? Diba? Malinaw naman sa Davao. So, kung si Senate, balik tayo dito sa sumpina na ito, kay Kibuloy, nag-iisip, malinaw na insurgent at arms ng Senado would not coordinate with the local police sa Davao. Kasi alam naman nila kung sino o na kung kanino yung loyalty ng local police. Diba? Kaya nga clueless sila eh. Natatanda rin niya yung balita. No? Tinanong ang Davao Police. May ideya kayo kung nasaan si Kibuloy? Sabi nila, clueless. O, clueless. Wala silang alam. Wala silang ka-ideya-ideya kung nasaan si Kibuloy. Diba? Apparently, actually, di apparently, obvious na. Sige, palitan natin yung term eh. Obvious na kung bakit. Kaya nga, nagtataka tayo, bakit doon sa balita, lahat, laging itong police ang iimbestigahan lang. Yung local chief executive, hindi. Eh, di ba? Ano po? Ang sila doon? Di ba? Dapat pansinin din ng DILG yan. Kung matatandaan ninyo, hindi ko lang mahanap itong memo. Nagkaroon ng, di ba, yung may nagkaroon ng remarks itong si Baste against PBBM. Nagkaroon siya ng remarks dyan. Ang alam ko, narinig ko, namimohan ito si Baste. Sinulatan siya ng DILG, regional office ata, or central office. Sinulatan siya, pero hindi natin alam kung ano yung extent ng sulat na yan. Pero siguro, reminder lang yan. Sana ganun din ang gawin dito. Kasi biruin mo, ang PNP, wala silang ganyang programa itong Tokhang kasi nahinto na yan after the term of Digong. Yet, ang isang LGU na deputized ng NAPOLCOM, di ba? Ang city mayor, deputized yan. Mag-implement ng isang programa na hindi nakapattern doon sa plans ng PNP. On the other hand din, ito naman ang good thing dito, ang side ng positive side naman dito, since deputized siya ng NAPOLCOM, pwede rin maalis yan. Di ba? Yung authority na yan. Pero syempre, kailangan mong magsagawa ng investigasyon dyan. Pero wala pa tayo sa phase na yan. Wala pa tayo sa page ng investigasyon na yan. Kasi di ka natin naririnig. Kasi ang target ngayon, yung maliliit lang na pulisya na iimbestigan. Hindi ko alam kung mali ako ng pagkaintindi. Pero yan ang understanding ko dito. Kayo kakopi, ano sa tingin ninyo? Ano ang basa ninyo dito sa sitwasyon na yan? Syempre ako, sa tingin ko, may mga mangilag-ngilag pa rin dyan sa mga Duterte. No? Mangilag-ngilag pa rin kay dating Presidente Rodrigo Roma Duterte. Kasi pag galawin nila si Baste, eh, parang ginalaw na nila si former President Duterte. Remember, mga senator na eh. Mga senador ay eh, nadyadyan sa Senado eh. Diba, todo tanggol kay Kibuloy. Hindi pa si Digong yan. Kakampi lang ni Digong yan. Pero ganyan na yung kanilang mga remarks. So kung magkakaroon ba ng investigasyon sa Senado, patungkol dito sa Tukhang, definitely malabo sa sabaw ng pusit. May mag-push man dyan, si Risa Ontiveros lang at si Coco Pimentel. Sa House of Representatives, magkakaroon ba ng investigasyon dyan? Posible, no? Pero again, wala pa tayo. Wala pa tayong usapan dyan. Ano mangyayari, di ba? Mabilisin, gawing mabilis ang investigasyon dito ng PNP, dito sa Tukhang na yan, at marilip, matanggal ang dapat matanggal. Kasi ayaw natin mangyari yung nangyari ng panahon ni Digong, di ba? Dapat tunayan yan. Eh. May mga ruling ang korte. Nagkaroon ng abuse ang mga pulis. Di ba? May mga napas lang sila na hindi dapat. At ayaw na nating mangyari yan. In the first place, nasisira ang imahe ng Pilipinas pagdating po sa paghandle ng human rights. Di ba? Ayaw natin yan. Kasi pinapaganda nga natin yung imahe ng Pilipinas. O sige, tanong sa inyo dyan, ka-coffee.
I-share ang inyong opinion, ang inyong reaction sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Yan ang mga kapapasok lang sa atin ngayon. Magandang araw sa inyo ka-coffee. Yan ang sa Facebook, nakikinig sa atin ngayon. Palike naman po ng video na ito. Like lang po or kung di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page ang ka-coffee, i-click nyo lang po ang follow. At kung nasa YouTube naman kayo ka-coffee, yan, paklik naman po ng subscribe. Yan, para dumami tayo. Alright, maraming salamat po sa sumama sa akin ngayong araw po ng Biyernes. May mga balita pa rin po ngayong Biyernes Santo. At thank you. Ingat po kayo. Medyo maulan at the same time mainit, di ba? Maulan, mainit sa loob ng bahay. Ingat kayo, ka-coffee. Bye-bye!